kapwa. So, welcome to the second episode ng season 2 of the TMOG Podcast. So, kasama natin sina Faye and Christal, ang mga film directors natin. Andito din si Allia, si Andrea, si Shyra, and special guest si Sean Perez from SHSCC. Hello! Hi, po. Hello! May inulog lang po. Hello! So, yeah, kakamustahin muna namin kayo. Kamusta, guys? Kamusta grades nyo? Dilin na lang ako mag-talk. Grades! Grades talaga yung ano, yeah. Kinamusta? Char lang. Kamusta na kayo, guys? Ito. Boy pa! Anong sagot yan? Yes. Hello! Ayan. Sa episode na to, pag-uusapan natin, syempre, yung about sa inyo, sa film directors, yung ano ba, parang mga magiging insight nyo sa magiging tanong namin about sa film. Tapos, yeah. Sama natin yung mga journey nyo, ganyan. Mga opinion nyo, ganun. So, ano ba yung unang tanong, Andrea? Hindi, pag-uusapan rin kasi natin yung ano, what it's like to create in a digital era. Yeah. Oh! Pag-alala na pag-alala yung camera mo. Okay. So, ano, pero first, ano, what do you think makes a great film? Wow! Oh my gosh! Okay, Faye, go! Faye, go! Yeah. Oh, what makes a great film? Siguro, ano, how things are created, how are things created in, or how are beautifully made, syempre, starting with the mga, yung mga actor, syempre, mga ganon. Mga beautifully made. Diba? So, ganun, parang magaling pag-acting nila, ganon. And then, syempre, pag, in the next naman, yung mga pagkuha ng video, ganon. And then, syempre, yung sa pag-edit, pag-direct, ganon. Oh. Ayun. Sa'yo, Crystal. Para sa akin, ano, kapag, as in, as a whole cast, ano, pag binigay mo yung effort mo sa role mo, tapos, syempre, ginawa mo yung mga proper editing, angle, and acting. Oh. Ala, ang, wala lang. Gusto ko yung ano, mga sagot niyo. Kasi, ano, baka alam niyo na to, di ba, parang, ano, pinangarap kong maging director, ganyan, film. So, nung simula nung naging pangarap ko yan, parang ano, nung pag nanonood na ako ng mga films, sobrang ano, sobrang observant. To the point na siguro, pag nagsasalita ako or nagbibigay ng comments while watching the film, yung mga kasama ko, naiinis na sa akin. Kasi ano ba, pag nag-ano ko eh, pag nanonood ako ng mga film, ang ino-observe ko dun, yung paano yung, ano, tawag dito, yung pagiging realistic ng mga actions nila, ganyan. Ganon. Kasi di ba minsan may mga movie na parang, ano ba yan, pag ganyan yung ginawa, ganyan, dahil na kapag mga horror. Oo, action din eh. Ganon. Sa horror ako mas, ano, mas aware pag, ano, pag nanonood. Ay, aware. Oo, yung mga ganyan. Pero ano, minsan binabawas-bawasan ko na din yung parang pagiging critical ko. Kasi ano, nasa isip ko, enjoy na lang yung film, ganyan. Mm-hmm. Kung hindi naging maganda yung film, okay lang. Siguro, yun yung style ng ano film. Yeah. Parang naging accurate talaga yung podcast. So yeah, ayun. Faye at Crystal, pag nanonood kayo ng mga films, ganun ba kayo? Ino-observe niyo yung mga kilos nila, yung mga dialogue and such? Actually, oo. Anyway. Oo. Kasi di ba minsan, ano, parang ang gaganda ng pag-edit, yung parang pag-transition, gano'n. Mm-hmm. And then minsan, ang ganda din ng ang smooth ng pag-video nila, gano'n. Parang na-amaze ako.
Yung cinematography. Yeah. Oh. Like, ano, ubo ko. Yeah. Ikaw, Christal, ganun ka din. Sa akin, ano, pag nanonood ako ng film, mostly yung pinapansin ko is yung paano nila kina-capture yung, ano, yung scene na yun. Oh. Ah, more on ano talaga, cinematography. Ang dami ng rules sa cinematography, alam niyo ba yun? May daming theories. Kapag nag-filmmaking ka, as in, parang lahat aaralin mo yung ibig sabihin ng ano. Parang bawat shot daw kasi may meaning. Ang isa sa mga nagpapaganda daw ng film mo, pag ina-apply mo yung mga theories nila, i-apply mo yung meaning ng shot na to, ganyan, yung... Pati color grading meron din eh. May mga meaning din daw yun. Yeah, yung pag ano, medyo warm yung kulay kung ka na sa Mexico or something. Yeah. May nagtawa kang joke about that eh. Pati pag ano, so, pag sa era, ganun. May mga color grading. Oo. Kaya dun ako nagagandahan. Pero minsan nakaka-amaze din na parang ano, observe nila yun. Yung ibang film student. May nakilala ko film student eh. Talagang in-observe niya yung ano. Yung setting mismo ng movie, yung nag-iiba yung kulay ng setting, parang pinakita sa akin, tapos binigyan niya ng meaning. Ang amazing. So yeah, ano, gusto namin malaman, since mga film lovers kayo ay, ano, I assume. Ano mga favorite genre niyo? Ano? Horror, thriller, fantasy, pero parang mostly mga ganun. Ay, comedy din. Oh, Ocean's 8 na. Favorite mo yan eh. Ikaw, Stal. More on, ano, sci-fi, psychological, tapos mystery. Wala, mga favorite genre ko din yan. Yeah. Uy, Andrea, tahimik mo ah. Naglalag kasi ako, nasisira yung... Hindi, okay lang. Ako din naman ata naglalag. Yeah. Okay. So, bale, next question is... Ay, ang ganda ng tanong na to. What's it like being a female filmmaker? Female. Oh. Oh. May react na gano'n. Oh. Ano ba? Parang wala namang difference para sa akin. Siguro minsan kasi parang may underestimation din siguro. Pero I don't get that naman. So far. So far. Wala ka pa naman nararamdaman. Wala pa naman. Oo. Yeah. How about you, Christal? Ano, wala lang. Basta enjoy lang yung ginagawa. Oo. Nanonood ba kayo Oscars? Kayo? Mga awards. Hindi na masyado. Slide lang. Ang daming ano, I know, manood kayo. Minsan ang daming mga female directors na ano, na nanalo dyan yung mga films nila. Amazing. 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 Wow. Basta amazing show. Pero ano, pinangarap nyo ba minsan na maging director talaga ng film? Actually, ako, oo. Oh, yeah. Kaya lang nag-start and, ano, kwento mo, ganun. Ano? Siguro kasi parang dati nahilig talaga ako sa pag, ano, ayun nga, di ba, dapat parang photography ako, ganun. And then, parang, nag-develop siya sa, ano, sa paghilig na lang sa mga videography, ganun. And then, ayun, parang natuto na rin ako mag-edit. So, parang gusto ko talaga may experience na mag-manage ng gano'n. Mag-lead ng gano'ng manage. Basta parang gano'n. Okay lang yan. Okay lang yan. Ano kasi, nung grade 8 ako, nag-start ako, nagumawa ng YouTube video. Di syempre, include na yung video editing doon. Tapos, after a month ng pag-YouTube ko, parang feeling ko na hindi ko siya passion, parang ganun. So, in-end ko siya, yung pag-video editing. Tapos, simula nung grade 10, meron kaming subject na digital filming and doon lang ulit nag-spark yung pag-edit ko.
Long angas. Anong school yan? Diyan na lang ako. Char. Balik ang ano sa ganun. Actually, school din namin. May mga ganun. Oh. May mga, may, actually, may film festival pa nga kami. Saan kayo nag-aaral? Ay, wala. Ay, hindi. Meron pala. Pero hindi siya yung festival. Parang, ano lang, magiging representative tong school na to para sa ganitong event. Tapos gagawa ng film ganun. Wala, buti pa kayo. Okay. Pero ano nga eh, dati, daw pinangarap ko na noon pa lang yung maging filmmaker, pero hindi ako nasali sa mga ganyan. Hindi pa ako confident noon. Parang, hindi ko pa kaya mag-lead. Ano, ang hirap kasi. Tapos ano, ang tawag dito, medyo introvert pa ako noon. Yeah. Tapos, nasabihin na natin, kahit mag-volunteer ka, hindi ka pipiliin. Hindi ka pipiliin, ganun. Kaya parang gusto nilang piliin is yung talagang alam nilang magaling mag-lead, ganyan. So, medyo na ano ko na, na-hurt, ganyan. Yeah. Ayun. Ako, oh, na-experience ko na mag-ano eh. Oh my gosh. Na-experience ko na mag-direct after ngayon that I think about it. Kasi noon, ang lagi nila na-assign sa akin is script writing. Eh, since ako na rin nag-script, right? Alam ko how the scene goes. So, ako na rin nag-direct sa kanila. Oh. Ayun. Ako rin yung nagagalit sa kanila pag hindi sila maayos. Maayos kayo! Yeah, I think kapag script writer, matik ikaw na din siguro yung pwedeng maging director. Oo. Oh. Pero minsan kasi, like, hindi, meron kasing ways rin of directing that's really good eh. Pero I think ako yung technique ko ata wasn't good kasi hinahampas ko yung mga likod nito. Nung script. Grabe! Oh, it's okay. Oh, hindi. Ilan taon pa ako nun? Grade 6 ba yun? Nalala ko yun. Meron kaming project sa ano pa yun, sa values education. Values education pa. Values education. Tapos sa bloopers makikita mo na doon ako. Kasi nang cut yung scene. Na ganun ko yung kakasigaw. Ay, masaya ano. Masaya kapag nag-short film. Tapos yung bloopers. Yun yung gusto ko. Yung bloopers yung the best talaga. Yung gusto ko kapag nag-short film. Ang challenging lang talaga pag short film, tapos yun yung mga project nyo. Yung ano, yung una sa lahat, yung practice. Yung practice talaga. Hindi kami nagpa-practice. Oo. Kaya ang dami namin take it. Anyway. Oo. Oh. Kami din, actually. Isa pa. Tapos pagdating kami lahat, tapos galit na lahat. Ngayon mo sa'yo eh. Diba? Pero minsan, ano talaga kapag leader ka, kailangan matyaga ka talaga. Dati hindi pa na-develop sa akin yun, yung patient. Parang lately lang ako naging patient. Simula nung ano, natuto ako mag-ano, lead. Kasi nung grade 10, nag-lead na ako ng play. El filibusterismo. Hindi, ano lang ako noon, assistant lang, ganyan. Kasi hindi, ano, medyo napangihinaan pa ako ng loob. So, pero okay na din yung experience na yun. Natuto ako. Tapos, ang naging challenging lang nun is ano, pag script writing talaga. Yung mahirap. Ano ba ginagawa? Ano ba, ano? Andrea, since may experience sa script writing, what makes a good script? I couldn't tell you. Kasi kung ano-ano lang rin. Kasi ang gawa ko kasi pag nagsa-script writing ako, well, noong time na, hindi na ako nagsa-script writing ngayon. Ano, parang mag-iisip na lang ako ng scenario. Kasi mahilig ako mag-isip ng mga random scenario. Alam mo yun? So parang ganun na lang. Iniisip ko yung random scenario, tapos basta sulat na ako. Hindi ko siya ina-edit. So parang, dire-diretso na ako nagsusulat, tapos yun na yun. Alam mo yun? Oh. Eh, marun kasi yung script writing ko noon eh. Kasi ano, for school siya eh. So parang, hindi ko pinag-iisipan. Basta na lang, sulat ako ng sulat. Tapos papagawa ko sa ano eh. Minsan nga ako, yung mga sasulat mong spontaneous something, parang yun talaga yung, ano, mas nagiging magandang idea. Eh. Pero yun, para sa akin ganun. Minsan kasi, ano. Diba pa rin polish? Oo.
Basta yun. Ayun, okay, tsaka Christal, ano mo pipiliin nyo pag nag... First off, naging ano na kayo, nasa film industry, anong gusto nyo? Nasa harap kayo ng camera or nasa likod ng camera? I actually like both. Pero, parang mas gusto ko sa likod. Kasi, ayun nga, mahilig naman ako mag-edit. So, parang I like to experience na mag-edit ng isang, as in, buong one-hour film. Ganon. Oh, a one-hour film. Ang hirap nun, pero kaya mo yan. Kaso, ano, tunwari, kung nasa production ka na, film editing talaga yung gusto mong position. Pwede rin. Or pwede rin, ano, director of photography. Ah, nice! Cinematographer! Nice! Maharap ko yan eh. Ikaw. Ano, sa likod lang din ng camera kasi mahihain ako. Tapos, ano, mas gusto ko pa mag-edit tsaka mag-direct ng film. Kasi yun. Kasi pag, ano, pag tinawag kayo sa Oscars, ganyan. Faye Angeline Velarde, best director. Oh, best director? Christal may Acevedo. Best in director. No, may mga ganon. Best director. Best film. Oo, meron. Manood kasi ng Oscars. Kasi sa pag mga Oscars, actress ang inaantay ko eh. lahat meron talaga best, ano ba, best screenplay. Supporting actor na. Oh, yung mga ganun lang inaantay ko eh. Best extra. Ay, best extra. Wala ato. Best extra. Basta pag nanood kayo ng mga film awards, lahat ng ano parts ng film ina-awardan. Kunwari, best costume. Best costume, binibigyan ng award yan yung mga nagiging costume designer nila. Tapos, screenplay din, yung script. Ano pa ba? Cinematography din. Yun. Yeah. As in, lahat talaga. Pero, ang lighting rin, di ba? Alam ko, lighting yes, rin. Yes. Production design, best in production design. Baliktad sa akin. Mas iniintay ko yung best... Ay, parang mga more on production na awards, hindi yung mga actors and actresses. Hindi ko iniintay. Hindi ko alam kung ba. Kali mo kasi sila tingnan sa stage. Lalo na pag-idol mo. Kaya ano, manood kayo, abangan nyo lagi. Mga Oscars, ganyan. Kasi pero hindi, na-stop rin ako sa panonood ng movie, kaya parang wala rin yung, pag pinapunod yung Oscars, parang I don't know any of the movies here. Parang natural lang ako, yay! Yeah. Yeah, like, ano, minsan parang makarelate ka sa mga Oscars and Emmys, kailangan, ano eh, tutok ka sa mga pelikula. Naranasan ko yan, excited na excited ako manood ng Oscars, kasi yung isang favorite film ko, na-nominate, then the rest, parang wala, na-board na ako, ganyan. So, ang inaabang ako na lang mostly is yung mga, ano, production talaga, yung mga nanalo behind the scenes. Yung, kayo, ano yung inaabangan nyo? Talagang best actors talaga. Hello? Hello? Okay. Yeah, baligtad akong tao. Kaya pasensya na. Ano, ako okay. May tanong ako kina Faye. Sige lang. Paano kayo nakakagawa ng original talaga na film in the digital era? Na pwede kayo maggayahan halos lahat na gawa na nila sa ano sa mga film. Paano kayo nakakahanap ng uniqueness and originality sa gawa niyo? Grabe naman to. I believe you. Napaisip ako na. Gusto ko yung tanong. Kasi may sagot ako. Si Margaret na lang na rin. Miss Universe ato ito ah. No. Sa inyo yan. Si Faye mo yeah. Na ang pagsasagutin natin. Ewan ko. Sige. Ano akong sagot? Ewan ko. Di ka talaga alam. Si Allia. Kawawa yung Allia. Sige. Si Christal muna.
Tameme ako eh. Wala akong masabi. Oh my God. Parang ano, paano na kayo na minsan nakapag-come up ng parang idea for the ano short film? The original idea talaga. Paano kayo nakapag-come up na yun? Parang minsan ba, may isip nyo na lang, ganyan. Minsan ba, napanaginipan nyo, ay, gagawin ko to, ganyan. May mga experiences ba kayong ganun? Ah, oo. Oo. Actually kasi ano, nagsusulat ako ng mga story, mga short stories ganun. Siguro, mga ganun na lang gagawin ko yung mga short story. Since I think, hindi ganun ka may magagayahan sa story ko. Ganun. Parang it's original talaga. Yeah. Ikaw, Christal. Ano, sa akin, more on naghihingi ako ng experiences sa ibang tao. Para, ano, makompile ko lahat ng ideas tapos para maging isang malaking plot. Oh, nice. So, I like that. Sige na, Margaret. Ano yung sagot mo? Wala. Joke lang yun. Makapa na naman yan. Joke lang yun. Hindi pala. Sabi mo, di ba, hindi pa talaga ako nakakapag-come up ng talagang ano, sarili kong film na original. Kaya, I don't know yet. Yeah. Pero yeah, iti-take ko yung mga sinabi niyo. I think it's good naman to take advice or ideas from certain people. Just that don't copy it exactly. Take, ano lang, like, inspiration talaga. Oh. Like, certain elements of mga nakunin mo and then imash mo lahat yun. Oy, okay lang yun kung wala kayong maisip na mga ano original ideas. Di ba nga, may mga libro na ginagawa ng film, Harry Potter, na-adapt nila, ganun. Ika-adapt na lang kayo, joke. Oo, ika-adapt nila. Pero kayo, ano opinion nyo? For example, pag may nabasa na kayong libro, tapos ginawang film, ano mas gusto niyong version, yung libro o yung film? Siguro depende. Kasi sa akin, mas nagustuhan ko yung... Kasi, waterhead ako. Kasi ano, I prefer the books. Kasi mas maraming... Kasi sa film, ang daming na-miss out. Uh-oh. Expect pati yung books or stone pa lang. Meron na miss. To be honest, hindi ko pa nababasa yung lahat ng libro niyan. Napanood ko na lahat ng films, pero yung libro hindi talaga. Kaya naman. Ano yung... Hindi, for example, ano ba yung parang mga na-miss out doon sa film? It's a Sorcerer's Stone kasi, na-miss out si Thieves, which is, nasa libro siya, pero wala siya sa film. And then, parang meron pa eh. Tapos parang marami talaga, pati sa... Merong animal na na-miss out, yung pygmy pop. Ah, I don't know why. Basta, nung nakita ko yung design, I was like, it's so cute. Bakit hindi nila nilagay yan sa movie? Pero ako, hindi ko pa nababasa actually lahat ng books. The only book na nabasa ko na Harry Potter was the last one. Kasi yun lang yung walang movie. Ano? First No. First I hated that. Bakit? Ayaw ko siya. No, yeah, it's a script pero... Yung story kasi, it's parang masobrang layo niya na sa mismong, ano, Harry Potter. Kasi, matanda na kasi sila, ha? Ayun, pero, ang dami twists and turns, makakalito na. Actually. Gagawan nga daw nila ng film yun, eh. Gusto kong mapanood, actually. Yung, tama ba, The Cursed Child? Diba, ano, may nagsispread na. Ano, balita. Yung director, gustong pagsamahin ulit yung original cast, tapos gawin yung The Cursed Child. Huwag nila patandain sila ron. Ang weird. Yung sa last scene, dun sa last Harry Potter movie, it's so weird. Ayoko. Yung last part? Ang weird. Sobra. Yeah. Ikaw, Crystal, ano mas prefer mo? Para sa akin, ano, yung book, kasi yung book, original siya, tapos kapag ano, pinasya siya ng reader, mas mag-work yung imaginative mind ng reader. Kasi pagkatapos sila magbasa, tapos yung papanorin nila yung movie, baka mas ano, mag-lower yung expectation nila sa movie. Kasi syempre may cut na parts, tapos ano, may ini-expect sila, tapos wala pala dun. Oh.
Yeah. Oh, yan yung mahirap eh kapag magdidirect ka ng film galing sa libro. May mga expectations talaga tao. Actually, kahit saan naman. Kahit hindi galing sa libro. Yeah, pero yeah. Ano, sabi ko sa sarili ko, kung ako magiging director, ayoko nang magkakaroon ako ng movie na adaptation. Ayoko kasi una sa lahat, hindi ako masipag magbasa. Same. Yung problema sa akin, though tagayumsa ko. Pero hindi ko alam. Hindi ko alam bakit hindi ako nagiging masipag sa pagbabasa. Siguro depende. Because it's boring. The job. I'm sorry. Ay, siyan, pagsabihan mo nga yan. Char lang. Pero, bakit nagbabasa? The job. hindi ko lang talaga hindi magbasa. Na, mabilis ako ang talaga pagbabasa. Ay, oo. Oh, yun talaga yung purpose nun. Lalo na pag gusto mo talaga. Oo, for example, kung gusto mo talaga makatulog agad, pero hindi ka makatulog, magbasa ka ng libro. Totoo yun. Magbabasa ka ng history book. But sa akin, hindi nagana yun. Oo? Oh? Matbook. Gamitin mo matbook mo. Install ka. Tulog ka agad. Ganun ka agad. Wala, ibigyan niyo ako ng sipag sa pagbabasa. Ang dami-dami namin binabasa sa strand namin, pero hindi na de-develop. Siguro kung gusto ko yung binabasa ko. Ito naman tayo sa gusto. Ay, pakikat po, pasensya. No! Yeah, basta kapag bet ko yung binabasa ko. Yung mata ni Faye. Pwede na dagdag si Elia sa mga question. Nakikita ko. Ano yun? Asan? Ayun, dun sa taas. Yeah. ano yan? Nagdadagdag siya. Margaret. Tika. Anong tanong yan? Ang dami talaga nagchat sa akin. Ako. Sa ano? Pati si Crush nagchat. Uy! Hindi mo. Ika-cut pa natin yan. Wag na! Pakikat po! Wag na! Wala naman sa iyo yung video eh na sa akin! Oh, true. Wait. Ah, okay. Nakita ko na. Okay, so next question. Kaya yan? Okay, tatlo yung dinagdag ni Allia. Ay, grabe naman. Exactly. Wait na. Is there a film that you criticize heavily? And why? Napaisip ako. May nakita ko yung sagot si Christal. Sige, sa ating Christal muna. Wala akong maisip. Wala akong meron. Ayan, sino sasagot? Char. Alam ko meron akong na-criticize dati, pero nakalimutan ko kung ano yun eh. Like ano? Like ano, Allia? Like ano, Allia? Like what? Wow, that's a bad face in your mouth. Yung mga hindi mo gusto na movie. Ah, ganun. Sa bagay na, hindi natatanong yun, no? Ano yung mga hindi mo gusto movie? Oo, yan. Sige. Pwede mo mag-mention ng names ng films, no? Okay lang. Oo. Oh, sige. Ano ba gawin na rin sa atin? Sige, okay. Ano ba gawin sa atin directo? Sige, ayun. May mga napanood na ba kayo na ano? Ikaw may professional. Hindi. True. Hindi na na-typer. Ayan. Pwede ba na tao? Market. Ayan. Do you have... May mga na-watch na ba kayong films na hindi nyo nagustuhan? Pakaisip talaga ako. Alam kong meron eh. Sa dami na napanood ko, hindi ko na alam. Okay. Ako marami din. Wala talaga na. Yeah, kahit hindi mo na sabihin yung specific name ng film. Yeah, parang sabihin mo na lang bakit hindi mo nagustuhan. Hindi ko nagustuhan, pero parang ano kasi, yung parang may mga scenes doon sa film na yun na parang sobrang nakahilo yung pag cinematography nila. Like, ako yung nahilo para sa kanila. Nalala ko yung music video niya din.
Nahiyo ako dun, sobra. Hindi ako nangyayari ng music video. Hindi naalala ko. Hindi, pero hindi mo naiisip yung movie. Yeah, nakalimutan ko na ako ano yun. Pero basta ako ganun. Ikaw, Christal. Eh, naisip na ako. Ano siya? Netflix series siya. Yung ano. Okay naman, name drop. Okay. Yung kiss, The Kissing Booth. Para sa akin kasi parang ano. Ang tawag ni... Wait lang. Oo, sige. Ano, parang... Ano sa akin? Parang hindi appealing yung plot sa akin. Tapos parang paikot-ikot lang yung nangyayari. Di ba pa panood yung Kissing Booth eh. Ay, pero ang funny lang. Ang funny lang kasi hindi ko pa, may parts yan, di ba? Tama ba? May parts? Oh, or isang part lang? Madami siya. May ano na siya, di ba? Pangilang season na ba? Three? Show ba siya? Akala ko movie siya. Hindi ba three? Series. Ayun. Akala nga rin movie. Ayun. 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 Parang si Allia fan ng Kissing Booth. Aray. Yung ano na yun is ano, sikat yung scene na yan, yung ano yun, yung, ang tawag doon, yun niya yung parang, look at me! This isn't you! Yung ano, ang ano yung tawag doon, basta nag-trend again sa TikTok na tapos inulit-ulit na mga ano. Kinagawa na siya sa chat. hindi ko pa napapalood yung kasi yung mga ibang parts nun, pero ang napanood namin is yung latest part, kaya hindi ko na-appreciate. Asensya na. Okay, oh, ayan. Hindi ko rin gusto. Ako, meron ako. Yung, ano, yung To All the Boys, nagustuhan ko yung first movie. Yung after nun, hindi ko na nagustuhan kasi parang ang obvious nung sagot dun sa mga tanong nila dun. Yung like, yung entire plot, ang obvious nung sagot. Ah, oo. Yung ano, yung pipili, di ba parang pinagpipilian niya yung dalawang ano, yeah, guys? Yeah, yeah. Eh, sino ba yun na una? Sino yung talagang boyfriend niya, di ba? Yeah, that's not a question. Oo. Parang pro-guru siya. Hindi ko pinanood yung second movie. Movie ba yung... Second ba yun? To All the Boys? I think that was the second data. Movie talaga yun? Oo, movie. Maganda yung first. I like the first one. Akala ko, ano movie? Tignan nyo kapag wala akong Netflix, hindi updated. Wala akong Netflix eh. Mukurin naman eh. Nakiki-download lang ako sa ibang site. May dumadagdag na question dito. Ako nga, ano eh. Yeah. Illegal websites. Oo, ang ganda ng tanong niya noon. Ni ano to ni Shyra? Ay, naku, ayan na. Yeah. Mag-follow na lang tayo, yes. Ate Shyra. Ayan, Andrea. Sabi mo. Oh, no. Ayan. What do you think about making a film which tackles sensitive topics? Ooh. Ayan. Ayan. Hey. Like, parang sensitive yung mga may trigger warnings ganun. Parang sensitive, Shyra. Hindi, sumagot siguro ka. Siguro yung about sa ano, for example, yung mismong story sensitive about, let's say, ano? Mga let's say, yeah, mga depression, societal issues, ganyan. Ayan, naisipan niyo na bang gumawa ng mga ganyan? Mga ganun film. Oo naman, syempre. Oo? Wait. Syempre, parang to spread awareness na rin how, bakit ganun ang nangyayari, ganun, and why it happens. Oo. Why? Ikaw, Christal. Para sa akin, ano, oo, kasi kapag ganyan, more on magsi-search ka talaga, kasi kapag, kung ano lang yung alam mo, tapos gagawa ka, more on magiging stereotypical yung magiging movie mo. Kasi hindi mo alam yung side nila, kasi more on side mo lang alam. Oo. Point of view lang na papakita mo. Oo. Oh. Anong topic kaya ang gagawin niyo if ever you had the chance to make that certain movie or film?
With sentiments canceled. Ano? Saan ka nagay sa akin ni Ate Alina? Hindi ako nga. Ano? Team sentiments canceled. Okay, hindi ko alam kung ano yun. Hindi ko alam yun. Ano yun? Parang yung mga nagpupo sa FB ng mga rants, ganun. Hindi ko talaga alam. Alam ko YouTube channel yun eh. Meron din silang FB page actually. Nagsimula na sila sa FB. And then nagka-YouTube channel na lang sila. Pero hindi, yung back to yung question ko, Allia. Ano, ayun nga, anong topic ang pipiliin niyo if ever you were to make a film of, on a sensitive topic? Anong topic ang iyong ano? Yun nga, mga depression siguro mo, ganun. Mental health. Mental health. Yeah. Or more psychological. Yeah. See, ikaw ba, Christal, yung nagsabi na mahilig ka sa mga psychological na ano? That's Christal. Oo. Oh, ayun, kung ikaw mabibigyan ng chance, anong klaseng issue? Ano sa akin? Pwedeng oppression na naranasan ng pwedeng ng LGBTQ community, gano'n. That's a good topic. Oh, I like that. Yes. May gusto ko mapanood na film eh. Yung ano, about kina ano. May gusto kong sabihin yung name. Pero I don't know kung pwede. Drop name, no? Ano, eh, sabihin mo, if hindi pwede, i-ano ni Faye. I-edit away. I-edit mo na lang, ganun. About, ano, yeah, no. about kina Marcos. Yung ano. Pwede ba sabihin niya? Baka makancel tayo. Yeah. Ano ba, what is it about? Ah, yung ano ba yun? Yung kay Imelda? Yung doc, pinapanood ka na yun? Oo, kamusta? Sakto lang. Ayun, wala akong masay. Wala akong masay. Ano siya? Hindi ko kasi masay if it favors them or not. Kasi parang hindi rin eh. Parang they, ewan ko. Diba sa... Eh, gusto ko mapanood yun. Panorin. Sa Amerin yun? Sa Netflix, ata. Hindi, wala siya doon. Wait, hanapin ko yung movie. Basta, maganda yun. Panorin mo na yung, ano, panorin mo na yung trailer. Doon ako na intrigue nung napanood ko yung trailer. Hindi, ano lang, gusto ko siya mapanood kasi gusto kong maging mas aware. Kasi syempre, ano, hindi pa naman ako buhay nung sila yung... Ano ba, namumuno sa bansa natin? Ganon. The Kingmaker. Ayun, The Kingmaker. Yeah. Gusto ko siya mapanood. Ay, ano, na ano nga yan eh, di ba? Na feature international. Binalita sa foreign news. Ayun, gusto ko talaga actually, doon ko nalaman eh. Ayun eh. Ano, about saan ba? Parang, ano lang, more on, ano siya, interview. It's more about Imelda, actually. Ano lang, yung buhay niya. Ibuhay nila noon, kinukwento niya rin. Talagang ano, ang masasabi ko lang talaga, yung life nila is, ano, ang lifestyle nila is extravagant talaga. Yun na. Ang comment. Royal. Dami nga daw niyang bag eh. Nakita ko dun sa trailer. Daming bag, daming shoes. Yeah. Shoes talaga ang ano niya. Ang dun siya kilala. Okay, mukhang may nagdadagdag ng tanong ah. Meron pa ba? Dami naman. Teka. Ano ba pwede tanong natin? Eto. Wait, what wait. Was your first ever film? Huh? Ano? What was your first ever na nagawa mo? Oh. Nagkasin ako yung nag-edit ganun? Oo. Kung nag-direct ikaw nag-editor. Wala pa. Wala pa. Yeah. Oh. Pero ay. I've been part lang dun sa, yung sinabi ko nga kanina sa school namin, yung ano, yung sa film festival ng school namin. Naging part ako dun ng pag-gawa, siyempre. Ayun. Oh. Nakaambag naman. Nakaambag naman. Ako nga hindi ako nakasali sa ganyan eh. At least ikaw merong ano. Ano to? Ba't kayo nag...
Oh, grabe naman yung mga tanong ni Shyra. Ang mga tanong eh. Oo nga eh. Sa ikaw, Christal, may nagawa ka na yung film mo? Yung ano, project lang namin sa digital filming nung grade 10. Ano, about bullying. Oh. Hello! Sakit naman ng ganyang film. Naiiyak ako pag ganyang film eh. Actually, ako may nagawa na ako. Hindi ko lang sinasabi sa parents ko. Nahiya kasi ako. Yun yung alam ano. Na lang ngayon. Ito kasi yan. Last year, di ba, nagkaroon ng film contest, yung TNT. Sumali ako doon. Pero ano, hindi, hanggang ngayon, hindi pa nila alam. Kasi ayokong ano. Bakit? Ayokong, eh! Bakit? hindi ganun kaganda. Hindi ganun kaganda yung gawa. Pero ano, nanalo naman ako. Yeah, nanalo ako. Nanalo ka? Ba't hindi ko may kukwento? Hindi, ano, ewan ko. Siguro yung acting ko dun hindi ko gusto. Kasi nga hindi talaga ako sanay umacting. Pero nanalo naman yung as best screenplay. Yeah, okay na ako dun. Mas ano, reason ko din kaya hindi ko pinapakita. Kasi... ang pangit din ng editing. Ang pangit din. Kasi ang ginawa ko lang dun, yeah, pinagsama, ano, parang cut lang, ganyan, tapos nilagyan ko lang ng filters, ganun. Kasi ano, noon, nung ginagawa ko yun, gusto ko talagang ano, yung maging maayos yung magiging, ano, outcome. Like, yung parang smooth yung editing, parang maayos yung color grading, ganyan. Naging perfectionist ako noon. Pero kasi, since kinulang ako sa time, ganyan. Tapos, ano, parang feel ko doon sa film na yun, hindi ko nagawa yung best ko. Kaya hindi ko masyado pinapakita sa iba. Yeah. Kasi gusto ko ipakita kapag yung talagang, alam mo yung nagawa ko yung best ko doon, ganyan. Yun lang naman. Tapos, ang title ko pa doon, Kakayanin, ganyan. Wow. Wow. Kakayanin. Ang funny nga, kasi nga nung nagsishoot ako, dito ako sa kwarto, hindi ako, ang mali ko, hindi ako nakapaglagay ng bloopers, nakakainis. Nagshoot ako dito sa kwarto. May isang scene kasi doon, na ang gusto kong shot is silhouette. So, nag-iisip ako, paano ko siya gagawing silhouette type. Tapos, naisip ko, siguro kailangan against the light ako. Di ba, minsan ganun? Ayan, tinatanggal ko yung cortina. Tapos nung tinanggal ko yung cortina, bumagsak, ganyan. Bumagsak. Tapos, bumagsak yung cortina, pati yung, di ba, pag sa cortina may something na bakal yan. So, nahulog. Nabasag din yung santo namin. Okay. Oh my god. Imagine ko na. Ang funny pa nun, yung santo nasa sahig, nabasag pa. Oh, nakakainis talaga. Eh, yung santo na yun, ano yun eh, morang mas matanda pa sa akin. Sabi ko na ako, lagot ako, baka mabawasan ako ng points sa heaven. Ayun, 100,000. Nakakainis. Kaya ako, simula noon, di na ako naglagay ng ano ng santo sa kwarto ko. Hindi dahil sa hindi ako naniniwala sa Diyos. Ganyan. Pero kasi... Nakabasag ka talaga. Nakabasag ako sa... Kaya mas gusto ko nagsasabit na lang ako sa ano, sa wall. Kaya nung nangyari sa akin yun, sabi ko, oh my gosh, pag gagawa ko ng short film, I need a bigger space. Kasi dito lang ako nag-shoot, unang-una sa lahat. Nahihiya ako mag-shoot sa baba. Mahiya ako. Mahiyain talaga ako sa bahay. Baliktad. Baliktad. Yun. Baliktad. Kaya nung nag-shoot ako, ano, ng short film ko, dito lang ako sa bahay, ay sa kwarto ko pala, tapos patago ko siyang ginawa. Kaya, siguro kaya hindi naging maganda kasi patago kong ginawa. Ganun. Kulang ako ng resources, kulang ako ng tulong. Yun lang. Okay. Sakit, no? yung gumawa. Pero at least, nanalo ako. Nanalo ako ng screenplay. Kahit nakabasag ng santo.
na iba. Ako kung na-imagine nyo lang. Ay, nako. Eto. Si Shyra ba nagtanong na ito? Si Allia. Thank you, Shyra and Allia, for the questions. Okay. As an aspiring filmmaker or director, would you make films for, let's say, art for art's sake, or do you want it to give a message? Parang paano pagkabasa ko. Basically, parang do you want to, do you want to, like, gumagawa ba kayo ng film just kasi gusto niyo gumawa ng art, or dahil may gusto kayo i-convey na message? Anong, niyo? Ba't kayo gumagawa ng Yeah, ba't kayo nag-i-edit? Kayo nag-shoot? Nagawa mo yan? What's your purpose? A little bit of both. Why? Kasi, syempre, ayun nga, yung mahilig nga ako mag-edit yan. And then, syempre, yung mga edits minsan may mga meaning yan. And then, of course. Ay, wait. Ay, wait. Hindi ko alam yun. Meron yun. Kasi parang oh. Mga in-insert mo gano'n. May mga meaning yun. Lahat yun. Almost. Yeah. As a person na hindi masyadong expressive, mas in-express kayo emotions ko through editing. Kaya medium siya sa'yo. Video with message yung sa akin. Okay. Ginagamit ko pang edit. Kasi dati nag-try ako ng sa laptop AE pero nag-download ako ng crack version. Hindi siya masyadong gumagana kasi more on nagla-lag siya kaya sa phone na lang ako nag-e-edit. Hindi naman tayo huhuli ng pulisita. Hindi naman. Hindi naman siguro, no? Hindi naman siguro sa nakikinig ng podcast sa mga mag-FU alabang. Hindi yan. Ikaw, Faye, ano gamit mo? As of right now, gamit ko Filmora, Premiere Pro, tapos After Effects. Wow! Dami? Dami naman. Oh my God, parang Premiere Pro. Kailan ko nga lang nagamay yung After Effects, nag-practice ako nung akad break. Mahirap? Slight. Nahirapan ako sa lahat ng Adobe. Photoshop lang kaya ko eh. Asensya na, no, hindi siya video editing. Pero may video editing dun, no, sa Photoshop. Pwede kayo mag-animation. Parang. Nabuti pa nga kayo, marunong kayo mag-edit eh. Ang advantage niyan, promise. Yeah. Dalo na pag nasa org ka, actually. But, anything pag nasa digital, like, let's say, sa marketing, or anything digital, sobrang asset ang editing. Whether it's graphic or video. Sobrang asset. Lalo na't kumuha ako ng program sa diba? Sa college. Marketing. Medyo problemado ako. Hindi ako marunong masyado graphic or video editing. Ganyan. Eh, matatutunan mo naman yan dyan eh. Oo. Kaya mukha ka naman. Pero I don't know kung for example, nasa college na ako tas ang degree ko marketing. I don't know kung tuturuan pa ba kaming mag-edit ng video, ganyan, para sa, products, mga brands, ganyan. Kasi siguro, ina-expect na nilang, marunong ka na, ganyan. Kaya problemado din siguro. Ako. Yan, kasi papasok ang MMA. Yeah, at saka hindi, kasi I don't think naman na yung mga colleges na yun hold an expectation, kasi meron silang mga students from all different backgrounds. Meron mga students na walang resources to know yung mga na yan, yung mga editing. And siguro naman may consideration sila for those types of people na hindi na masyado gamay yung editing and stuff. Yeah. I hope. I hope enough. I have faith in them. Kung hindi, di ba na lang. Hindi ako makapag-aral ng editing kasi laptop ko. Yeah, yun yung problema. Sa cellphone naman, pwede naman rin editing. Oh. Ako, mostly rin editing ko rin sa phone eh. Yan, sa creativity mo na talaga yan eh. Ayan, kayo. Creativity of Faye and Christal, since, yan, ikaw Faye, in 1 year,
college ka na. Ka-college ka na. Si Christal, yeah, graduating na tayo, bes! Graduating na tayo dito. Naisipan niyo bang mag-pursue ng career in filmmaking or film editing, gano'n? Dati. Oo. Dati, bakit? Ano? Ngayon. Ngayon kasi, alam, magpipiloto ako eh. Oh! Nice! Nice! Ayan. Grabe. Eh, bakit, ano yung naging, ano ba, journey mo nun? Nung napag-iisipan mo mag-pursue ng, ano, career sa filmmaking, ganyan. Ano? Kailan siya nangyari? Mga grade 6 ata ako. Kasi doon talaga ako, doon ako nagsimula talaga mahilig sa pag-e-edit ng grade 6 ako. And then, kasi nag-YouTube din ako, tinry ko rin. We all had that phase. Yes. Kahit ako. Existing ko na yung channel ko. Wala na, pinag-delete ko na. Yes. Uh-huh. Ako naka-listed lang, hindi ko siya dinidelete kasi gusto ko pa rin tingnan pag ano na ako eh. Gusto mo makita yung mga kalokohan na ginagawa ko nung bata pa. Siguro alam niya siya. Siguro alam niya yung YouTube. Hindi alam. Ang secretive. Ay, pero dati, naisipan ko din mag-person ng filmmaking. Pero ang akala ko, kung kukunin mo kapag filmmaking is information technology. Do, pwede naman. Pero may specific na program pala dyan. So, yeah, dati pangarap ko mag-IT rin. Tapos mag-film. Kami ni Sean, IT. Pero napag-aralan ko yung ano, nung napag-aralan ko yung coding, yung grade 9. Hindi na. Ayoko na. Kasi nung grade 9, ang pangarap ko talaga nun, filmmaking, tapos ang kukunin ko na degree is, ano, IT. Pero yeah, parang binitawan ko na yung dream. Ang hirap nun. Parang bagsak ka. Ano ba ginamit niya ng grade 9 na pang-coding? HTML tsaka PHP. Madali lang HTML. Hindi ah. Madali lang kayo. Madali ako. Oo, actually, medyo madali yung HTML. Yung ano pa ngayon ang mahirap, yung Python. Yung ngayon ang mahirap. Madalian ako sa Python. Congrats. Congrats. Ako na nakikitid. Mag-MMA naman sa ano susunod. Nasahirapan ako sa C++. Ay, actually, oo, oh, tama. Kasi may mga ano sa office ang babago yung mag-coding. Ikaw, Christal, have you thought on pursuing a career? Following your passion or talent, ganyan. Ayun. Ano, sa akin, nag-stop yung pag-isip ko na kukunin ko yung multimedia arts sa college. Kasi nung pagtungtong ko nga ng senior high, napag-usapan namin ng, syempre, ng parents ko and family about sa pag-pursue ko ng college. Tapos, naisip ko na lang na baka mas okay na gamitin ko na lang as a hobby or pwedeng, ano, start ako ng personal business na naging, na may, ano, tag dito, digital filming. Kasi nga, most sabi ng artist na mas nagagawa nila yung gusto nila kapag personal business yung inaano nila. Kasi kapag pumasok sila sa industry na kasama yung, ano nila, art na gusto nila, parang limited lang yung nagagawa nila. Tapos hindi pa nila na-enjoy. Limited to the clients, ano rin yun. O yun, may competition, tapos you're stuck with yung ideas ng client mo, hindi sa ideas mo talaga. Well, I mean, depends, I guess. Oh, ganun talaga yun. OMG. Iba rin, ano, iba rin yung being your own boss pagdating sa art. So parang gusto mo magkaroon ka ng sarili mong company, ganun, or business talaga. Oo. Ganyan yung pinangarap ko yun. Dati, gusto ko talaga, nasa industry ako ng film. Yung, ako, sa, magtatrabaho ako sa ibang kumpanya. Ganyan. Pero napag-isipan ko, hirap, may competition, wag na. Sariling gawa, ano, ako na lang magtatayo ng sarili kong kumpanya, ganyan. Yeah, pero I guess,
may competition talaga anywhere naman talaga you go. Kahit sa business, yung business mo naman yung may competition. Pero, I think it's, ano, mas tago yung competition ng business. Kasi, like, mas mga focusan mo yung business mo kaysa dun sa mga the businesses around you. Hindi ka tulad pag nasa, let's say, office setting ka, nandun lang sa, ano mo talaga, nasa kabilang, ano lang yung competition mo. Oh. Yuck. Nabibusiness ka no, Andrea, ganyan. Ah. Business ko na, ano, mga dalawa lang ang umorder. Did you? Okay lang yan. Ano pa ang mga pwede niya? Lagyan ng mga, ano ko, art ko. Okay lang yan. Magkakaroon pang, ano eh, yan yung mahirap pag sarili mong business. Ah, ang tawag dito, maglalang ka talaga ng pans ng ano ng oras gagawa ka ng sarili mo product services mo ikaw talaga lahat yun hirap na kayo sa akin yung mga ideas ko dumadating tuwing nagkaklase ako minsan nagkaklase ako tapos bigyan lang ako mapapaisip tapos bigyan lang wala na ako sa klase naghahanap na ako ng ano naghahanap na ako ng something magdadrawing na ako or like magsasearch na ako sa Google ng kung ano. Wala na ako sa klase. Baka yun talaga yung ano, yung time pag na, ano, nagkakaroon ka ng ideas, ganyan. Kasi, zone out na ako eh, tapos biglang, Wala, gusto ko talaga magkaroon sa sarili kong business. Pag, ano, MMA, multimedia arts talaga. Magsaya kaya mag-MMA. Pero ano, katulad yan, pinapangarap nyo din minsan mag, ano, nasa MMA kayo. Tingin nyo ba, ano, medyo challenging? Kasi ang dami nyong, ano, ang dami nyong sasakuping field sa multimedia arts. Like, for example, yung editing, tingin nyo ba pag nag-MMA kayo, makaka-focus kayo dun sa talagang forte nyo? Ayan. Ano, feeling ko hindi. Yeah. Yung problema yung pag maraming sakop. Ikaw, Christal. Oh. Hindi rin. Kasi baka maging come out is mag-mix yung alam mo sa division na yun tapos sa isang division na yun. Pero okay lang yan. At least, ano kayo, jack of all trades, di ba? Kaya ako nag-design mag-MMA kasi lahat naman tinatry ko gawin eh. Yung ano, nag-edit ako ng video, yung ABP natin, nakapagawa na ako ng PubMat, mga graphic design, and I've done both digital and traditional art. I guess, nag-video na rin ako dahil dun sa vlog. Ah. I guess. Nagba-vlog ba kayo? Ayoko sabihin. yung sabi ko nga, yung YouTube ko, yun. Anong content nyo? Ayan, sige, mga video director. Anong content nyo? Mostly. Huwag nyo nang sabihin ko ano YouTube channel nyo, syempre, kung ayaw nyo. Pero ano yung mga content nyo? Yan. Mga video. Ano ba content ka? Ano ba sa mga vlogs? Tapos, nag-try rin ako mag-gaming. Wala rin. Oo. Hirap mag-isip ng content. Diba nung, ano, sabihin natin, last 2018, 2019, face-to-face pa. So, boom pa dati yung back-to-school haul. So, ayun yung naging first video ko dati. Oh. Hiligaw sa mga haul. Akin niya, Christmas haul eh. Ako rin. Ano, yung akin, birthday haul, dalawa lang naman nakuha ko ng birthday kong yun. Oo, dalawang ano lang yung pinakita ko, tapos na yung video. Wow. Ilang taon ako nun? Baka 11 na ata. Baka sa 11 na ata. Grade 6 kasi, so mga 10 or 11. Ayan, sabi ni Allia, meron daw ba kayo mga favorite YouTuber? Ayan, yung mga inspiration ng vlogs niyo. Wow. Ako meron ng dami. Too many to enumerate. Like, kahit pinaka-naging influential sa inyo, naging inspiration niyo talaga.
ba? Ang dami ko kasi pinapanood eh. Sige, kahit sino. Siguro si ano, Sophia Nygaard. Oh. Who's that? I'm shocked. Sophia Nygaard, kung ano-ano yung content nun eh. Pero mostly fashion nata yung content niya. More centered on fashion. Ang ganda ng series niya about fashion. Mm. Oh, wait, si Christal. Akin si ano, Funky Fits. Ano lang siya, parang ka-age lang natin siya then more on fashion lang din yung videos niya. Yung hindi ko pa na ano na kita. Yeah, pala mga haul ang ano niya, content. Oh, fashion. Share niyo naman yung YouTube niyo, char. Wala nang mamahal, binilit ko eh. Wala yung favorite YouTuber ko. Wala na. Sino? Wala na yung si Lloyd Cadena. Oh! Yeah! True. Great thing kami ng friend ko. Puro Lloyd Cadena ng pandemic. Diba? Grabe pandemic, no? Parang nung, last year yun, diba? Last year siya. Yeah. Basal. Parang sunod-sunod yung nawawala sa mundo, ganyan. Mm-hmm. Big fan talaga ako ni ni Lloyd Cadena. Sobrang sobrang amazing na mga content niya sa YouTube. Mm-hmm. Nakakatawa siya. Nakakatawa talaga. Oh. Like, he's not kasi not hiding where he lives, ganun, how he lives. Oo. He's very open about it. Honest. Mm-hmm. Tapos ba't siya na, ba't siya nahawa? Kasi tumutulong nga tayo siya, diba? Yeah. Oo. Oh. Nag-hand out siya talaga ng mga goods eh. Pero yun. Yeah, favorite ko talaga siya. Sayo. Wala si Margaret. Si Margaret. Sino ko? Nasaan ka usap? Nag-charge ako ng laptop. Ayan. So ngayon, nung nawala na si Lloyd Cadena sa YouTube. Parang tinamad na ako manood ng mga YouTube videos, ganyan. Grabe naman ako ngayon. Kasi lagi kong inaabangan yung content niya. Yun lang talaga yung inaabangan ko. Simula grade 9. Big fan na ako niyan. Oo. Nawala pa. Kainis? Sakit. So, Ikaw pa nainis na, no? Siyempre, big fan ako noon. Nainis ka talaga. Big fan ako noon. Nainis siya. Nainis ako, bakit siya nawala ganyan? Bakit siya pa? Ganyan. Lungkot kaya. Mm-hmm. Pinapasaya ako noon, lalo pag malungkot ako. Ganyan. Bago tayong highlight. Yes! Inis na. To episode na to. Parang ninyo yun. Ito sa akin, lagi inaano yung highlights. Pero sige, okay lang. Para maging famous. Yeah. Char lang. Ano na ba yung mga next questions natin? OMG, naka 1 hour na pala tayo. Okay, yes, last question ba? Yeah. Go for it. Teka. Wala na akong tanong. Ubus na yung tanong ko. Sandali. Okay. Ito, last question na natin to. Maganda itong question na to. Hindi ko alam kung sino gumawa. What do you think, in your opinion, is the most important trait for a film director? And why? Alam ko kasi. Sino gumawa nun? Important trait? Ano? Siguro, patience talaga. Kasi, why? Kasi, syempre, pag mag-i-edit ka, kailangan may, scan bawat frame, bawat second, ganun. So, it takes time talaga to edit one clip or parang short film pa nga nung matagal na i-edit eh. So, yun, how you transition it, if syempre, magpipili ka pa, syempre, edi gagawin mo pa yung transition, gagawin mo pa kung paano i-insert, ganun.
panay sa Faye. So, parang it takes time talaga. Patience, yeah. Sana all my patience. Try lang. May hindi lang talaga ng pasensya ko. Pero kailangan talaga habaan mo. Kasi kung yan... Lalo na when you're working with actors. Mm-hmm. Ako. Gusto pwede ko rin mahampasin. Wag, I do not promote domestic violence. I was 12. Okay. Let's go. Yeah, see, Christal, what's your opinion? Ano sa akin? Dapat organized ka kasi... Ano, kapag maggagawa ka ng film, dapat meron ka ng outline or plan kung ano yung content and syempre yung mga transition or music na gagawin mo. Kasi kapag wala kang outline, mas tatagal yung paggawa mo ng movie mo. Sa bagay ako, kasi mapalit-palit ka, ganun. Mm-hmm. Kung mag-edit ako, wala akong plano. Spontaneous ako mag-edit. Kaya ang hirap din. Naabot ako ng 2-3 hours. Shyra, Folloso. Talo na tayo. Oh. Trades na kailangan. Face reveal muna. Ayaw ko. Baka ma-inlove sa akin. Joke! joke lang. Sabi ni Shyra yun. No, don't cut that. Okay, sabi ko highlight. Kalaw. Ano na yung pinaka-importanting trait? Yes. Wait lang. Sabihin ko lang to ah. Last question na nga. Ako pa yung ma-highlight niyo. Malay ko ba? Ikaw na sinasabi mo eh. Anyway. Ayun. So tingin ko yung pinaka-kailangan na trait ng isang filmmaker or director is yung ability niya na parang i-convert yung ideas niya into work, into beautiful work. Ganun. Ah, lalim. Sana yung highlight, ang lalim pa nito. Aabangan ko yung highlight po. Si Allia naman. Allia. Treasure. Oh, she will treasure. Hello. Siyang treasure naman. Wow. Ako naman, hindi naman ako film director or whatever. Pero nakapag-edit ako ng video na hindi ko rin ina-expect kagawin ko. Siguro ang trait, have good posture. Deshar, pero naalala ko, tuwing nag-edit ako ng video, sobrang sakit ng katawan ko. Sa bagay. Para ito talaga, sino yung nagsabi nun yung kailangan organize, ganun-ganun. I agree with that. Since kasi, as a student then hapit tayo sa oras and as much as we want to be creative sa pag-video and sa pag-edit nauubusan tayo ng oras, so I think it's better to plan ahead, katulad ng ginagawa ko na I have a notebook na nagsisketch ako, gumagawa ako ng storyboard para alam ko yung gagawin ko sa isang scene, ganun. Organize nyo. Okay, our last guest. Our last guest. Hello. Special guest. Hello. Yung haseyo. Yeah,
yeah, what do you think is the most important trait of a filmmaker or director? Yeah. Wait, nandiyan pa ba si Sean? Nandiyan pa ba si Sean? Shout out sa'yo, Sean. Sean. Oy. Ito na highlight natin. Kaya sa all si Sean. Wait lang. Parang yung sarap ilagay lahat yun. Ilagay mo nga. Hello? Dinig ba? Ayan. Oh my God. Hello. Hello. Traits. Well, hindi ba needed traits for a film director? Hmm? Tama ba? Ano ba yung question yes. ulit? I'm sorry. Hello? Question okay. ulit? Ayun, asan ba yun? What do you think is the most important trait for a film director? Siguro ano, problem solving. Kasi for example, what if in a set nagka-problema? And yeah, it's like ano, you have a little amount of time to solve the issue. Magagawa niyo pa rin yung ano, yung certain goal in ano. Ayan, hindi mo makaisip ng mga words, pero like ano. May feeling ako may ginagawa to si Sean. Problem solving. Hindi ko na lang magtalk. Like, yan, you're solving the problem that occurred. Like you're prepared ka sa mga ano, mga possibilities na mangyari, prepared ka like, basta prepared ka. Yun lang. Yeah, thank you, Sean. Thank you. Proud na proud si Andrea. Nakita natin itsura niya. Nakangiti siya na kanina, no? Pinag naman, no? Highlight mo yan, thanks. Yung kay Shyra, tsaka kay Margaret, parang nang highlight yan. Kay Andrea na lang. Huwag na sa akin. Ang sarap yung lagay na ha. Lagay mo na lahat. Lagay mo na lahat. Lahat ng ano ng mga XX. Sige. Pero yan, gusto ko na din tanuin si Andrea. Yeah, ikaw. Ako nga pala. Wait. Hindi ko akalain tatanuin mo ako. Wait lang, hindi ko nagandaan to. Sigo lang. Siguro ano? Ano ba? Siguro ano rin, yung magandang trait is yung marami rin alam tungkol sa mga iba pang forms of art. Or like maraming knowledge in general. Kasi mas makakapag ano ka dun eh, mas makakapag gawa ka ng mas maraming projects pag mas broad? Or vast? Basta mas marami kang ano, alam. About certain things. Oh, ayun. Yeah. I like your answers, guys. Yeah. And I, thank you. Thank you. Funny. Ayan, uno sa lahat. Siguro, thank you, dahil nandito kami lahat sa second episode. Hindi. Hindi. Magsagot ka. Madaya, magsagot ka rin yan. Sige, hindi pwede kami lang highlight. Manahin kita sa highlight. Sige ka. Sige, ano ba pinaka-important sa trait? I think yung ano, you really have a passion for leadership. Napiyok ba ako? Hindi naman napansin. You really, ano, yung may talagang, ang tawag dito, buong puso mong gusto yung leadership, ganyan. Wow. Kasi, kapag filmmaker ka or director, syempre leader ka din. Tapos, sa filmmaking kasi, di ba, ang daming mong i-handle from pre-production to post-production, ganyan. So, para sa akin, leadership talaga yung pinaka-importante. Tsaka ano, ayun nga, may mga times din na kailangan mong mag-decide for them. So, kung gusto mo yung ginagawa mo, kung gusto mo yung leadership mo, yung mga haharapin mong problema or challenges, parang mapapagod ka syempre, pero hindi yung magsasawa ka sa ginagawa mo ganun. Kasi especially passion mo yan eh. Tapos
kung meron ka ding ano, kung meron ka ding passion for leadership, magiging maganda yung film mo. Kasi, mm-hmm, una sa lahat, gusto mo yung ginagawa mo, magiging maganda yung outcome. Ganun naman lagi yun eh. Tapos, makakapag-decide ka din for the benefit of the whole, hindi lang para sa'yo, hindi lang para sa sarili mo, hindi lang para sa kikitain ng film mo, para na din sa magiging benefit ng mga nagtrabaho para sa iyo, yung team mo, ganyan. And then, ano pa ba? Wala na, yun lang. Basta, love your passion, ganyan. Yeah, love your passion. Basta kung mag-lead ka, dapat, kung filmmaking ka, dapat may ano ka, strong foundational leadership and good listening skills. Yan. Pag nawala ang isa dyan, lana. Hindi na magiging maganda yung film mo. Ganun na. Thank you! Yay! Ang kasagot ko, sorry. Ay, okay na rin. Ayun. So, okay. Yun. Thank you, guys! Ikaw na mag-outro, Andrea. Ayun. Thank you, guys, for joining us today sa second episode. Second episode, guys. Ano, ng TMOG Podcast Season 2. Oh my God. Dami natin natutunan kaila Faye at saka kay Christal. So, thank you for answering our questions. Kasi medyo makapaisip talaga kayo. Thank you pala, Shyra. Hi, Gillian and Sean. Thank you sa inyo. Thank you for joining. Yeah. And sa ating mga listeners, thank you sa pakikinig. Kailan ba i-upload ulit yung episode? We will upload the, ayan. So, today, supposedly, yung upload day nito is Saturday. Bukas, Sunday, i-upload yung video version. Makikita mo yung tawanan namin. Yeah. Tsaka yung mga na-reference namin na, makikita nyo, makikita nyo sa screen. Yeah, anyway, yan. Amen. Panorin nyo rin yung YouTube video. Ayan. Thank you, guys. Subscribe po sa YouTube channel ni Andrea, Gillian, Perfecto po. Ah! Ito na nalagay. Hindi yun yung pangalan ng YouTube channel. Ayo? Thank you, guys. Thank you talaga. Drop nga lang YouTube channel ni Andrea dyan. Oo nga, Sean. Hindi alam ni Sean. Hindi alam ni Sean. Do you think I would risk that? Sa mga videos mo, ha? Ano na? Ang cute! Ang cute yung dalawa. Iiyak na lang ako sa corner. Nilalanggam ako dito. Binubuli ako na ni. Ba't ka nagsasambong? Sige na. Baka marami pa may marami pa masabi sa channel. Ito na. So guys, thank you for listening to our podcast. See you. Yeah, bye. And yeah.